Hello, we would like to acknowledge the presence of Mayara Hani Lacuna, along with Congressman Benny Abante, Councilor Fog Abante, Councilor Philip Lacuna, Doc Francis Alaso, and siyempre, Chairman Ramon Castillo will do the unveiling. Thank you.
Jay, bakit ikaw na naman? Oh, ayaw ni kagawad eh. Hey, Jay.
Kaya naman po si former chairman. Ating po mga punong barangay, magsiupo na po. Ating pong barangay council, SK council. Atin na pong umpisahan ang ating programa, inaanila po ang lahat. Magsitayo po para po sa ating pagbungad na panalangin na pangungunahan ni Konsehal Boga Bante. At hindi po nakatayo para sa pag-awit ng lupang hiniram at ang awit ng Manila. Nalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang araw na ito kung saan may inaugurate po namin ang napakagandang mga proyekto po ng aming butihing Congressman, Congressman Benny Abante. Salamat din po sa mga presensya po ng aming mga supporters, ng mga punong barangay, ng lahat po ng barangay officials. Lalo tamo na po ng aming mga konsehal, Konsehal Francis Olaso, Konsehal Philip Lacuna, especially our beloved Mayor, Mayor Honey Lacuna. Panginoon, pagpalaan po ako ng araw na ito. And naway itong mga proyekto po, basketball board po din po, po sa building, Panginoon na magamit po para po sa lahat po ng constituents po ng barangay sa sasasas. Ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagdagay po natin ang ating mga kamay sa ating Thank you.
Ayan, magsimula po ang lahat. Muli, welcome po dito po sa pagpapasilaya ng bagong multi-purpose building at gymnasium ng barangay 636. Palakpakan po tayo dyan. Ayan, bago po ang lahat, we would like to acknowledge the presence. Palakpakan po natin ang presensya ng mga punong barangay na kasama po natin ngayong araw. Ang presensya din po ng Barangay 636 Council at SK Council headed by Chairman Ramon Castillo. Ang presensya po ng ating mga kapulisan at sa ating lahat na dito muli, isang umaabating hapon po sa ating lahat. At para po magbigay ng mensahe, pinatawagan ko po ang former chairman ng Barangay 636, palakpakan po natin, Chairman Yuli Abeliar. Magandang hapon, magandang hapon po sa inyo lahat. Binabati ko po ang ating mga panalunang bandaan na ating magiging Congressman Benny Ocampo. Benny Abante. At sa ating po mga butihing mga counselor kay Paul Abate, kay Konsehal Philip Laguna, sa ating kaming konsehal Don Olaso, at sa ating pong chairman ngayon na si Chairman Castillo. At sa council po ng buong 636 on 64, binabati ko po kayo. At sa lahat po ng mga namin ito ng mga chairman ng 6th District, binabati ko po kayo lahat. At nagpapasalamat po ko sa inyong pagdalong, sa inyong operasyon, aming din ng court at saka yung po sa amin sa kabila na kanina rin po ay nag-review na na. Medyo lang po nakabado kasi masyado po ako nadadala ngayon na sa tingin at nabis po ako talagang nagpapasalamat dahil sa awa at tulong ng Panginoong Diyos ay natapos na yung court namin. Natapos na rin po yung sa ilan sa senior office, sa SK office, at sana hindi po sa amin para sa inalagyan ng putin na lula. At kung inyo po makikita, nagpapasalamat ko sa aming congressman kano na lang unang buko po. At kami pong napakagandang barangay hall. Yan po ay hindi magiging ganyang kaganda kung hindi yung sinigay sa amin na tulong ni Congressman Benny Abante. Sa pool pa lang po nung ako ay umupo sa pagiging chairman 2018, sa unang buwan pa lamang po, talagang nangungulit na po ko kay Kong para po sa pagbabago ng aming barangay hall. Dahil marami naman po sa inyo ang nakasaksi kung ano po ang itsura ng dati naming barangay hall. Pero ngayon, natupad po yung pangarap ko doon na nagkaroon ng chairman office, Secretary Office, ganoon din po may CR kami, may kusina kami, at may CCTV room. Naging maayos din po ang data namin at internet pa ba. Na ngayon naman po, ay labis na labis po
meaning po ito magiging sakol, magiging ganun din po sa ringan sa kapitan ko. Kumitinig po sa pagsisikap ko at pagdarasal at pangungulit sa ating piliin congressman na may ipiabal sa akin itong ating court. Eh, congressman, Benny Abante po, maraming maraming salamat po. Dahil natupad na po ang pangalan ko, at least naging maayos yung court namin. Nanong araw mong giniba po, ang dami kong batikos niya. Tinanggap, panay lang ang sumbong ko kay Tom sa mga batikos sa akin. Pero ngayon, talagang natutuwa po kung anong niya mong nakasabot. Kasi may pagmamalaki ko na natupad yung pangalan ko, ilan lang sa pangalan ko para sa lugar namin, sa pamamagitan ng ating congressman at sa tulong din po ng ating mayora. Naalala ko nung panahon nung nasunugan kami, dumating din po kaagad si ko, dumating din po si mayora, at dumating po ang ilang mga konsihales sa barangay namin. Lahat po sila magbigay ng tulong. Sa totoo nga lang po, hindi ko pa natulong kay mayora yun eh, na sana yung tulong sa looban namin ay maging isang parang kontrolinom siya na matatayuan. Kaya lang, yung ibang mga constituents ko po ay madalimit na magawa, ibigaw nila yung mga bahay nila. Pero kung sinunod lang po na nila, yung hiling namin kay Mayola, sinunod lalo po napakaganda yung lugar namin. Ganun po, tumulong sa akin ang ating mayor, ang ating congressman, at lahat po na konsihal sa ating city hall. Ganun po nila minahal ang barangay 636-64 na walang pasubali sa pagbibigay ng tulong. Kaya, sa aking mga naging konstituy, sa aking mga naging kasamahan, muli po hindi po sa inyo. Mahalin po sana natin ang lugar natin ito. At pagibayin po natin ang pag-aayos ng lugar ng Kukla Court hanggang doon po sa ang paggawa ni Congressman. At hinihiling ko rin po sa inyong lahat, siguro naman sa nakikita nyo na kabutihan sa atin na ibinibigay ng ating Congressman, ng ating Mayor, sana po magsama-sama lang tayo para sa kanila at sa mga konsehal. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, former chairman Yuli Abelyar. At syempre po, para i-welcome muna tayo dito sa kanyang barangay, binibigyan ko po ng mikropo na kayo upang magbigay ng kanyang mensahe ang chairman ng barangay 636. Para po alamin, chairman Ramon Castillo. Especially sa pagka
kayo ng basketball court at ng aming multi-purpose hall dun sa kabilang lugar. Lalo rin po sa ating mayora sa kanyang buong suporta. Asahan niyo po na pag-iibayuhin namin at papalitinin namin maayos ang inyong ginawa niyo sa aming barangay. Tutusin po dito na po ang pagkisinilang sa lugar na ito. Nakita ko at ang ulat kung saan naglalaro ang mga bata. Kung mapapansin niyo po, dati ang court namin ay na sobrang mahal po. Mas mahal po po sa Dimas, mas mahal po sa amin. Dahil po yung court namin ay nandun po sa ilalim ng tulay. So napakamahal po nun. Parang kayo. Pero dahil nga po sa mga regulasyon, pinagbabawal na po yung basketball court sa mga kalsada. So nalipat po ang court dito po sa tinatawag namin ng Butaw Court. Dahil una, open court lang to. Wala pa talaga pahod o open pa talaga po. Pag umulan, dito muna ang laro. Pag umaba, dito rin muna ang laro. So, hanggang sa na-develop, nagkaroon ng basketball court, over court. Ngayon, nakasalamat kami. At umulan, napakaganda. May isang pangarap lang po, pero natupad dahil sa ating focus one, sa ating report, sa ating focus one. Nagpapasalamat din po pala ako sa aking pamilya na sumusuporta sa akin. Ang aking po pamilya na descendant ng anak ko ng aming pamilya na nandito po ngayon. Ating misis, Karen. Maraming salamat po sa mga suporta. So, kung ano man po ang gagawin ko ay para po sa inyo na para maayos natin. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat po, Chairman Ramon Castillo. Ngayon lang po upang mabigay ng mensahe sa atin ang doktor ng distrito sa East. Tinatawagan ko po, palakpakan natin, Doc Francis Olasso. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Una-una po, binabati ko po ng isang magandang hapon po ang ating puti Alcalde Mayora Hani Lapuna. Wala man po dito, kundi taos puso po ang kanyang pagsuporta sa atin. Vice Mayor Yul Serbonieto, palakpakan din po natin. Ang ama ng distrito sa East, Congressman Benny Abante. Sampun ang kanyang mga konsehal, Konsehal Paul Abante, Konsehal Philip Lahuna. Narito rin po ang ating napakasipag at laman ng ating social media araw-araw. Ang ating FPIO Director Attorney, Princess Abate. Ayan. Ang case ng Concepcion ng Distrito sa East. Binabati ko rin po ng isang magandang hapon ang ating former Kapitana Yuri Aguilar, ating Chairman Ramon Castillo and Council. Of course, ang ating SK Chairman, SK Ryzen and Council. Ngayong hapon po nito, kayo po ay taus-pusong nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat binigyan niya po tayo ngayon ng magandang panahon para tayo po ay magtipon para sa pagpapasinaya ng ating Barangay 636 Multi-Purpose Hall and Gymnasium. Ang pagpapasinaya po ng ating Multi-Purpose Hall and Gymnasium ay isang testamento. Isang testamento ng tagumpay at patuloy na umaabante ang serbisyo.
anunsyo mula po sa ama ng ika-anim na distrito ng Maynila, Congressman Benny Abante. At ito rin po ay isang malaking testamento at tagumpay na patuloy na umaasenso at umuunlad ang lungsod ng Maynila sa pamamuno at pangangalaga ng door-to-door Dr. Mayora Hani Lacunan. Gaya po ng inyong lingkod, ako din po ay isang doktor. Ako po ngayon ay isang barangay kagawad at binabati din po ang mga kapitan ng distrito sa isang Maynila. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa katunayan, bata pa lang po ako. Ako po ay napabilib na ng isang Bienvenido Abante. Sa katunayan, ako po ay nagtapos sa Victorino Mapa High School, kagaya po ni Congressman Benny Abante. Mga batang V-Mapa, mga batang Mapans kung tawagin. High school pa lamang po ako kasama si Kagawad Mito. Kami po ay naging scholar ni Congressman Benny Abante. Ang isang scholar na batang Santa Mesa, sa tulong din po ni Mayora Hani Lacuna, maikwento ko lang po, taong 2016, kami po ay nasunugan sa aming barangay. Buhay pa po noon ang aming kaibigan na si J.R. Yatko Padilla. Si Kuya J.R. po ay isa sa mga magaling at masipag na staff ni Mayora Hani Lacuna nung siya po ay PC alcalde pa lamang ng ating lungsod. Nung panahon kami po ay nasunugan, ako po ay second year medical student pa lang. Nung nasunugan po kami, nag-alala po ako, makakatapos pa po ba kaya ako ng pag-aaral? Magiging isang ganap na doktor po ba ako? Pilit ko pong kinatalog sa Panginoon yan nung sinubok po kami ng aming trahedya. Ngunit, ang pinakaunang taong tumulong sa akin, ang ating butihing Mayora Hani Lacuna. Kung makikita po ninyo ang aking picture na ginagamit po ngayon sa pagpapakilala sa mga barabarangay, yung naka-o-coat, tas may red na stethoscope, yung stethoscope po ng pula na gamit ko po ngayon sa aking mga posters, yun po ay nagkakahalaga kulang-kulang 20,000. Binigay po yan sa akin ni Mayora Hani Lacuna. Bit-bit-bit-bito po yan. Hanggang sa ang dating batang Santa Mesa na scholar ni Congressman Benny Abante, tinulungan po ni Mayora Hani Lacuna. Ngayon, ang Doc Francis po ay isa na pong ganap na manggagamot. At ang ngayon pong susunod na konsehal ng Distrito 6 ng Maynila. Muli po, ako po si Doc Francis Olaso. Alaga ang sais kay Doc Francis. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Doc Francis Olaso. At ngayon naman po, palakpakan po natin si konsehal Philip Lacuna. What's up, Matlan Manilenyo? Magandang hapon po. Ang galing mo, Doc. Konsyer na, di ba? Parang tuloy ako nahiya dito. Baka magkakilirin ako ng banggiting apelido. Magandang hapon po, mga pinatibitanan po natin this time. And of course, congratulations po sa Barangay 636 sa pamumuno po ni Chairman Ramon Castillo. Congratulations po sa inyong bagong multi-purpose building. And of course, ang pupunong kanyang barangay officials, congratulations po sa inyo lahat. May sila po pagpapati sa ating po mga bisita po ng barangay. And of course, ang ating po butihing Mayora, ang ating po napakagandang atin. Sip-sip! And of course, alam nyo, naalala ko po, halos last time po nagpunta dito. Alam nyo, ito po yung panahon na nasunugan pa po itong barangay 636. Nakakalungkot isipin na ginagawa pa lang po ito at lahat po nandito po. And of course, totoo po yung sinabi ni Chairman Yuli, na una po si Mayora sa tumulong kaagad dito at nagbigay po kaagad na pauna ang 10,000
kada pamilya. At yun po ay ginagawa niya po sa lahat po ng nasusunugan dito po sa buong Maynila. No? Agad-agad po siya pupunta. Nakakatawa rin pong isipin, Chairman, na yung dyan pong looban, eh, nakatayo na ngayon yung mga bahay, di ba? Halos kasabay po dito. And of course, yung mga request po nila ng sunugan, eh, pwede mo bang at second floor, third floor? Kaya sinabi po ni Mayora sa engineering, tinaluwagan yung rules ng engineering para po makapagpatayo. So yan po ang natin po, Mayora. And of course, ang bida po ng ating pong umaga o itong hapon po ngayon, yung pagpasinaya sa barangay 636. Kanina nga po sinabi, ako rin magpagawa nito. Sa dami ng napagawa na ito, tao po na ito, ay nakakalimutan niya mga project. Wala pong bilit iba, kundi po ang ating nag-iisang ama ng distrito. Ang ating pong pinakamamay, Congressman Bienvenido Penny Abante. Servisyo, hindi pabango. Ano po kasi? Ate, tanda lang po. Ang pabango po kasi, yan po yung nagtatago, kung meron po yung tinatago. Pero ito po si Congressman Benny Abante. Hindi lamang po mabango sa panlabas, mabango rin sa panloob. Tama po ba? Ano si Chairman? May ating bahay po ito. Tumutun sa tawin ng tulay. Ewan, meron ka dito. Pero napunta ba dito yun? Ha? Tumutunong ba dito yung ating bahay? Ewan, wag na uwi. Ha? So, mali po. Ito po ang inyong konsihal, Konsal Philip Lacuna. Now on my second term. Patapusin nyo naman ako. Para po sa servisyo, benepisyo, akala nyo imposible. Pwede. Mali po, Konsal Philip Lacuna. Bumabati ng isang magandang hapon. Asenso, Manileño. Magandang hapon po. Maraming salamat, 2020 Konsihal Philip Lacuna. At ngayon naman po, palakpakan po natin ang isa pa natin konsihal. Walang iba ang konsihal, Fok Abante! Magandang hapon po sa inyong lahat. Barangay, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon. Ako po si Konsal Fok Abante, ang bunso at pinakapuging anak ng ating Congressman Benny Abante. Palakpak naman dyan. Hindi ko lang makakabahay yung mga sinabi ko, baka may masabi akong hindi maganda. Masabi ko lang po, Chairman, congratulations po. For my Chairman Tita, congratulations po. Napakaganda niyang tutor po sa ganti ng inyong basketball court. At sana po, Chairman, pag isang sa mga araw na to, pag ako lumapit sa inyo, makikiusap, pwede palalo naman sa court nyo para pagbigil nyo po. At the same time po, kayo po ang inaanyangan namin mamaya po, after po ng ating inauguration, ay opening ng district-wide playoffs ng Abante Cup. Diyan na po yung mga players natin. Sana po makarating kayo, makalood kayo. Maganda po magiging mga laban ngayon. Andiyan po yung mga champions sa bawat area. And let's vote and let's support our area sa kanilang mga laban ngayong hapon. And congratulations, Papa, Congressman Benny Abante. Napakaganda ng mga proyekto. And Mayora, maraming salamat sa inyong suporta for your presence here today. Ilama mo, papalain kayo ng Panginoon. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat po, Konsehal Fok Abante. At syempre, ang susunod naman po, ang napagawa ng ating pinasinayaan ngayong araw. Palakpakan natin ang ama ng ika-ari ng distrito ng Maynila, Congressman Benny Abante! Chairman Yule Castillo, ay! Chairman Castillo, maganda nga po sa inyo. Ang mga kumusiyan ko, si Dr. Francis Olaso, kita nyo ha, magiging kumusiyan ng Maynila mula pa naging iskolar ko. Pinagyan yung Mayora ng stethoscope. Ha? Naging doktor na. Ngayon, magiging konsyal pa ng Maynila. Pag-tunod na ako.
Tapos yung ito po si Philip Laguna. Pwede? Pwede! Ito, iskola ko ito eh. Sino ko dati? Iskola ko rin ito. Ako rin nagpaaral dito. Ako rin ang gumastos. Anyway, sa ating mayora, salamat mayora honey. Ito ang ngayong hapon. Alam nyo, ang naging pangarap ko, ang pangako ko, na distrito ito. Sapagkat ito po ang Washington DC ng Pilipinas. Andiyan lang ang Presidential Palace. Oo. At nais natin na ang distrito ito ay talagang maging maganda. Ano? At maging malinis. Ano po? Kaya nga, ako yung nagtaguan ng ganito, pag meron tayong property ang barangay, ayaw mo na magpagawa ng mali na parang ngayon. Gusto ko na gamitin natin ang buong property para magamit po ng mga constituent sa barangay. Kaya, Chairman Castillo, sa iyong first term pa lang, nakikita mo na ang ganda na ng kinapumasan mo sa barangay na ito. Ano ba? Maganda na po. Hindi naman yan, mga kaibigan. Ako rin po ang nagpagawa nung tulay dyan, nung tulay na pinarinobin natin. At pinagawa ko din ang Anona Street. Pinapasunod ko na po natin yan. Kahit na yung chairman ko, kahit kailan, hindi naging akin yan. Ngayon, tatagpon pang rin siya. Akala niya, mananalo siya. Oo, galmalaga na yung barangay. Nakita nyo, kahit na hindi akin ang chairman, pinapagawa ko. Bakit po, sapagkat ang Benny Abante po, hindi po kumikilala kung sinong tao. Kung kailangan ng taong bayan niya, ipapagawa po natin yan. Yan po, si Benny Abante. Ang pagkakanais ko, lang mo dito, pumulimakin. Dito ang naglalakad ng araw eh. Eh, huwag na kong bumaha dito. Sa buong mula doon sa Sochengo Street hanggang dito, hindi na ako magbaha. Ako po'y lumusok kami ni Mayora sa Barangay 598. Ha? At nakita ko, pati ang pinapabaha, pupunta sana ako ni Chairman Palahorin. Hindi ako makapunta dahil lang basta ako. Kaya ako po ay umikot kay Lina Lyson doon hanggang Hirayan. Pero yung Santa Mesa pala, mahal din. Hindi ako makapunta sa inyo. Oo. Pero salamat po sapagkat tapos na ang proyekto ito. At aking pinapangako sa inyo, pag tayo nagtarumpay sa third term at magtatarumpay tayo. Ha? Ay papagandahin natin ang buong distrito. At magiging malinis ang buong distrito. Salamat sa inyong lahat. At kasama si Mayora Hani Laguna. Ulitin ko, ito ang mayor ko. Wala akong ibang mayor kundi ito. Bakit po, mas importante po sa atin ang loyalty kaysa ambisyon. Mas makakasabi sa atin ang loyalty kaysa ambisyon mga kaibigan. Kaya, hindi ko napapagalagalin pa ito kapatang bata ko, ano pa masabi ko? Sumisinas na ang anak ko. Nung bata pa ito, siya ang pinapagalitan ko. Ngayon, ako na pinapagalitan ko. Oo. Kaya ngayon, ay gusto ko lang ipakilala ang ating mayora at magiging mayora ng Maynila. Wala nga, kung dito mayora, hali na po niya. Una-una sa lahat po ng nandito sa
Republic of Benny Abante. Magandang-magandang hapon po sa inyong lahat. Alam niyo, tama po yung sinabi ni Konsehal Piling Laguna. Sa dinami-dami ilang mga proyekto ni Kong Benny Abante, hindi na niya alam kung gaano nakadami ang nakasalan. Alam mo ko, sa totoo lang, higit na higit ako sa iyo. Ang dami mong pondo. Ang dami mong pondo. At least wala kang binabayaran ng utang. Hindi po, alam niyo, lahat po ng mga congressman natin dito sa buong pamilya, ang laki po ng pasasalamat. Dahil po yung mga kakulangan ng paralalusod ng Baynila, natutuloy na pala. Inaamin ko po, siguro hindi kayo masyado na makakita ng maraming matataas na bitin na napapatay nila. Ako po ay naniniwala, servisyong diretso sa tao ang kailangan ko. Servisyong pararamdaman ng hindi ikilalang, kundi na mas nakalayapan. Kaya pinagtutuunan po natin, unang-una, ang edukasyon ng ating mga kabataan, ang kalusugan ng buong kamaylulaan, ang mga benepisyo ng ating mga mag-aaral, at syempre, ang ayuda para sa ating mga senior citizen. Dahil dito sa Maynila, lahat mahalaga, walang iniiba. Kaya nga po, maraming kong salamat kong Benny Abante sa pamamalasakit mo. Alam ko, naramdam naman po ng lahat ng pagkatis dito sa ilis kung papaano kami magmahal sa isang tunay na kapamilya. Walang hanggang masasalamat kong Benny. Maraming salamat. Congratulations po sa ating Barangay 636 sa inyong bagong multipurpose hall at basketball court. Thank you po. Ayan ulit na pakan natin, Mayra, Honey, Laguna. Maraming salamat po sa pagpunta po. Magkakaroon po tayo ng photo ops. Picture po muna tayo. At tinatawagan ko po ang Barangay 636 Council. Huwag ko muna. Barangay 636 Council. Kasama na rin po ang SK Council. Tinatawagan SK Chairman Ryan Zen.